Grabe, pagod na ako. Parang gusto ko na lang humiga. Teka, tapos na agad? Rewind muna tayo. Bakit nga ba ang sarap magbike sa Romblon? Dahil ba? Tita, Rumarga sa. Ganda talaga ng Romblon eh. Woo, ganda ng view! Habi na. Medyo budol tong aler. Romblon. O dahil sa mga to. So tara, umpisa na natin to. Good morning mga brother. Ako nga po pala si Happy, ang yung siklistang gala. At ngayon ay nasa Romblon na po tayo. Tayo ay nasa Santa Fe, Romblon. So from here, kami dalawa ni Betty ay maghahanap na ang aming pag-iistayan. Ganda dito. Puro ahon. So ngayon, maghahanap muna kami ni Betty ng pag-iistayan namin. And then tomorrow, yun daw ang ano namin. Saka kami magpupunta ng Odyongan. Medyo nakakatawa din, gawa ng nakapag-topload ulit ako kanina sa barangay sa bangka. Kaya gawa ko lang yun dati, pag ano eh, travel lang. Eh, tagal ko rin din nakapag-travel talaga. So nakakatuwa at nakaano tayo ngayon, nakapag-topload tayo. Ganda ng daan dito, may mga part na hindi pa masyadong gawa. Pero kita nyo naman, no? Yung daan ay ano, maganda. Since wala siguro ditong madalas na dumadaan na track, eh, napapanatili yung ganda ng ano. Napaka-chill nung place, ganda. And ito na nga pala ang aking 67th province. Ha? Ano? Bakit? Paano mali? Mali yung daan natin? Mali yung daan? Or lumampas? Okay. So babalik daw kami at lumampas daw. Sigurado ka dito banda yon? Walang dagat dito. So lumampas daw kami ni Betty Boop. So babalik tayo. Ah, ito. Balisa Beach Resort. Lumampas nga tayo. So dito kami pupunta sa beach house at sa Balisa. So ito pala yung daan namin dapat. Hoy, morning! Naghanap kami ng pag-iistayan. Ano, hihina ito tayo si Kuya, oh. Siklista, maskulado. Ay, Timburakay ka din? Kasama ko kahapon yung ano. Oo. Oo. Oo, si Christian. Ah, Christian pala. Oo. Siya ang tour guide daming kahapon. Ayan. Si Kuya, Timburakay din pala to. Ang layo lang na inabot eh. Okay, diretso na muna ako. Salamat. Anong pangalan mo lang kaya? Anthony, yon. Sige, Sir Anthony. Okay, takits bukas. Woo, sheesh. Hindi ka ba umabot dito? Ahon. Ayun ka, kailangan natin ng matinding ano dito. Gearing. Matarik. Ito, kaya na to. Feeling ko kaya tong ganito. Gearing. Sige na. Uy, umaano yung ano ko. Umaangat. Tarik. Ha. Kaya naman. Kaya ng gearing ko. Hindi ko alam anong gearing ko. Ha. Grabe, ang ganda oh. Ha. May dalawa pala. Ganda oh. Si Betty nag-ano na tumukod. Meron pa pala akong dalawang gear. Actually, tatlo pa. Inaahon ko na. Ang 32 teeth. Ah, paganda dito. Grabe. Ah, grabe mga ahon dito. Hindi masaya. Nagtutulak si Betty. Ayaw niya na daw manin eh. Bike-in.
So yan, lusong na tayo. So ayan. Dito hindi na pavement yung daan. Ano na to? Dirt. Nakakatakot din kasi rekta dagat ang ano, pupulutin ka na sa dagat pag nagkamali ka dito. Hindi ako makalipo ng ayos. Naninigas ako. Welcome! Sana to? Ben V Beach. Ah, beach na pala to. Tapos na pala ang ating ano, pero doon pa tayo sa may bandang dulo. So bukas, maaga ang ride out namin kasi kukunin ng maghapon yung papuntang Odyongan. Ha? Kaya mo yan? Dito ka sa pinakagilid dumaan. Dito? Oo, yan. Kasi hindi mataas ang gradient dyan eh. Hindi ko kaya. Kaya pa. Sobrang tarik. Tenga tayo dito. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel ay sana po ay makonsider nyong mag-subscribe, ilike ang ating video at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong bike ventures. Salamat po. A few moments later. Napakarun itong lugar, oh. Sunset kami ni Betty Boop. As in sunset, literal. Kasi dito ang lubog ng araw. Ito ang balisa. Sulod ka mo. Hello po. Sulod. Sulod means pasok po, no? Tara. Balisa. Beach resort. Ang ganda ng ambience. Ganda ng ambience. Grabe ang unang araw namin ni Betty sa Romblon. Sinalubong agad kami ng matatarik na ako ng Santa Fe. Buti na lang may nakita agad kaming pag-iistayan para makapag-relax-relax at makapagpahinga naman kami. Wala kaming kaalam-alam na mas malala pala ang aming sasapitin bukas. Mas mahaba at mas matatarik na ahon papuntang Odyongan. Next morning. Good morning mga brother. Ito na, ride out na kami. Galing Balisa. Igaguide tayo ni Kuya papunta dun sa labasan. Ayan, si Kuya, siya yung may-ari ng Balisa Beach Resort. So pag napadpad kayo dito, Santa Fe Romblon, check nyo yung Balisa. Maganda yung place. Maganda yung team. Para ka nasa Bali. Approximately 40 kilometers. Papuntang Odyongan. Baka ito na rin yung magiging last day namin of our bike packing kasi napag-usapan namin ni Betty na pag may biyahe ng gabi, biyahe na kami pa uwi. Para umaga, nandun na kami sa Batangas at madaling isampay yung bike sa bus. Chill na chill, oh. Ah, okay. Ha?
Oo. Oo. Ang tinatanong ko nga, lalampasan natin yung school. Eto, medyo rough road. Kaya yan. Sana kumapit yung gulong ko. Gravel pala to. Gaananan mo na yung ano mo, Betty. Matik to, magaan dapat. Medyo loose yung gravel. Delikado. Uy! Teka, gaano tayo? Tutulak. Loose yung gravel. Kailang umaga po. Magagang workout to, Betty. Ah. Medyo tumudulas yung gulong. Pero okay naman. Whew. A few moments later. Ito talaga yung rason kung bakit gustong gusto kong magbike. Sa bawat ahon, ang dami mong makikitang magagandang view. Sulit na sulit yung pagod. Punta na tayo ng Ferrol ang dadaanan namin, no, Tay? Oo. Ferrol? Ang hindi maahon sa Ferrol. Sa Ferrol, sir, ang hindi masyadong maahon. Yun. So, saka yun, medyo nasa beach kaya. Ah, yung bundok beach. Okay. Uy, may landslide. Ah! Ganda ng view, oh. Ganda ng view! Habi na! Medyo budol tong aler. Nung papunta pa lang ako, kita ko na yung itsura ng landscape niya eh. Ito, ahon. Pero bikeable. Bikeable naman yung mga ahon. Ang problema nga lang is yung sa ano kasi daan, loose gravel. Minsan dumudulas yung gulong. Kaya dapat ingat ka din. Yung sa kabila naman, hindi naman siya loose gravel. Pavement na siya. Pero matataas din yung ahon. Pero ito, good thing. Dito kami dumaan. Kasi ang ganda ng view. Saka bikeable pa naman. Yun ang mahalaga, bikeable. Grabe, may ahon na naman ako nakita. Ayun, no? Habi na budol to, eh. Tagal ni Betty. Grabe! Rolling hills. Ito, lusong. Nakakatakot. Teka. Oh, ang ganda ng view. Pero kailangan natin mag-ingat. Rolling hills to. Ito yung part na sobrang takot na takot ako kasi sobrang tarik ng lusong niya. Tapos alam naman natin na loose gravel. May chance na dumulas yung gulong ko at yun, baka sumemplang. Kaya dito sobrang ingat. Anong mangyaring masama? Kaya mo yan, kaya mo yan. Balance lang. Betty, tabi, tabi. Rumarga sa ako, rumarga sa. Oh, yeah. Grabe talaga yung lusong na yun. Buti na lang talaga, hindi ako nagpanik at na-maintain ko yung balance ko. Kita nyo naman yung alog ng bike, sobra. As in, nakakatakot talaga. Wow, ang ganda!
Ganda, Betty, oh. Green na green eh. Ayan, no, green na green. Kito naman, siguro naman kita nyo sa camera. Hello! Ang ganda, oh. Grabe, ang ganda dito. Yun na lang nasasabi ko kanina pa eh. Grabe. Napaka-chill ng place. Napakaganda ng place. Ang daming tagak. May isang puno ng akasya doon. Nagsosolo siya doon sa gitna. Oh. Kala mo isang mga fantasy, ano? Fantasy movie. Grabe, ang ganda. Whew. Salamat, Romblon. Napakaganda mo. Tapos na tayo doon sa mga ahon. Pupunta na tayo ng barangay Look. So, palook na tayo. Tapos na tayo sa Santa Fe. So, pupunta tayo Look. Dire-diretso lang daw to. Grabe naman yung mga ahon talaga kanina. Ah, grabe. Buti dito, medyo ano na, hindi ganun kaganda ang daan, pero at least hindi loose gravel. Kasi kanina, loose gravel, ang hirap. Takot na takot ako sa lusong eh. So ngayon, pupunta kami ng bayan ng Look. Binabaybay namin yung shoreline. Ang ganda. Ganda ng shoreline nila, oh. So nandito lang kami sa gilid. Palook na kami. Saka to, puro daan. Kasi yung shortcut daw, yung gitna, tatlo yung tinuro sa amin ni Kuya Jojo eh. Yung gitna, yung shortcut, kaso, puro ahon. Eto, medyo flat, tapos shoreline. Siyempre, gusto ko dun ako shoreline. So, nakikita yung dagat. Ganda ng lugar, oh. So, parang gusto ko na rin munang magpahinga mamaya sa bibayan. Pahinga ng unti. Pero sakto lang naman kasi ang biyahe naman sa Odyongan is maraming beses. Alam ko 6 times a day. Pinaka-late na ata 6 p.m. or 7. So may all day naman kami. 40 kilometers lang naman to from Santa Fe to Odyongan. Ang problema lang namin yung mga stopovers, yung mga ahon. Siyempre, kailangan mong i-consider din yun. Okay. Medyo malapit na tayo sa Look. Ha. Feeling ko aahon na naman kami ah. Tingnan mo yung nasa harap, ang bundok na naman. Ha. Mukhang delikado to ah. Aahon na naman ba? Huwag naman sana, pero ang ganda oh. Saka buti ano, flats na, saka hindi na loose gravel. Kanina talaga ang hirap pumadyak. Nakakaba din kasi loose yung gravel. Dumudulas eh. Ganda ng mga tanawin dito eh. Parang yung mga pabanang bundok, pinapatag nila para gawin sakahan. So yun nga, hindi ako nagkamali. Yung bundok na nakita natin kanina, yun yung inaahon na naman namin ngayon. Grabe. Ayun na pa kami umaahon. Pero ang kagandahan dito, hindi loose gravel. Paved road na siya. Kaya hindi ganun kahirap. At hindi nakakaba na baka hindi kumapit yung gulong. Yung ba yung Carabao Island? Oo. Oo, mga nagdaano lang. Road trip. Ay, ingat-ingat ha. Ride safe, ride safe. Ingat, ingat, ingat po. Ingat. Ayun, mga nakilala natin. Mga taga-Bilang Isla sa Carabao Island. Nag-aano lang sila dito. Maganda nga naman kasi talaga yung ano dito eh. Ride safe sa inyo mga brother. Ingat kayo sa daan. Shout out rin sa inyo. Ah, malilim. Ang sarap. Ah, grabe. Ang sarap ng manong to. Napakalilim. Okay.
So nakalabas na tayo doon. Pupunta na tayo ng Look. Ito na yung ano, yung junction. So yung pakanan, palayo ng Look, pabalik siguro ng Santa Fe yan. Tapos tong kaliwa, yan yung papuntang Look. So kakaliwa tayo. Ito, nagpahinga yata tayo mga siklista dito. Kaliwa tayo, kaliwa! A few moments later. So yan. Ito, may tatawiran tayong tulay. Ay, grabe. Tingnan natin kung ano tong sign na nakalagay dito. Yan. Look, town proper. 2.8 kilometers na lang. Punta na tayo ng Look. Kunti na lang. Whew. Ganda oh. Grabe tong rumblom. Dami mga gandang tanawin dito. Lalabas ka lang ng bahay mo, tanawin agad eh. Ang bilis ba ito ah. Dikita natin. So feeling ko nandito na kami sa bayan ng Look. Kasi marami ng ano eh. Marami ng bahayan, may mga tindahan na rin, madaming tindahan. So feeling ko ito na yun. Dire-diretso lang muna tayo. May nakita ako doon ano. Ito. Okay. Papasok pa lang tayo sa bayan ng Look. Ang ibig sabihin ito. Tara. Oh, meron ng ano eh. Meron ng Petron. So, malamang-lamang. Ano na to? Bayan ng Look to. Ito. Welcome. Oh, ito na nga. Poblasyon. Barangay Poblasyon. Look na to, Look. So, nasa Look na tayo. Dami ring lumang bahay, oh. Nakakatuwa. Mga aircon na nga lang yung iba. Ayan. Oops! Nalaglag. A few moments later. So, nandito tayo ngayon sa may plaza ng Look. Ito. Kapalitin, ganda rin eh. Yun yung munisipyo ng Look. Doon, kasi resulta most likely. Dami rin lumang bahay. Mas meron silang mini pond. Ayan. Pag nila dito. Rizal. May Rizal Street dyan, somewhere there. Kaliwa, kaliwa. Ha? Ay, no entry. Trio siya. Hindi, may pumakas ko eh. Diretso. Dito yata ang daan, Betty. Bawal. Betty! So ito, pumunta tayo ngayon ng Fish Sanctuary. So yung magagandang beach din dito. So yan, dito tayo sa Look Public Transport Terminal. Ito ang family, yung bayan ng Look. Opya! Making your turn.
Ganda, oh. Yun. So, nandito tayo ngayon sa pier ng Look. Tapos dito rin yung fish sanctuary. Hindi naman tayo dadaanan lang natin. Parang, side trip. Ang ganda, oh. Diba? Napakagandang pagbay. Tapos na kayo mag-picture taking at mag-video dito ni Betty sa Fish Sanctuary. So, papunta na kami ng Odjongan. Time check, ano pa lang, mag-alas 12. So, ayun. Ang daan na daw namin ni Betty ay gitna. So, baba, mas ma-oti daw ang ahon doon. Tapos, ang oras na ay mag-alas 12. So, feeling ko mag-anap muna kami ng kakainan. So, ayun na nga. Kung matatandaan nyo, ang sabi ni Kuya Jojo, yung may-ari ng resort kanina, sa Feral daw kami dumaan at unti ang ahon. Nabudol tayo ngayon. Sa gitna kami dumaan, which is yung bundok at hindi tabing dagat. Grabe yung mga ahon dito. Subaybayan nyo na lang po yung mangyayari sa amin. A few moments later. Ingat, ingat! Ingat, ingat, boss! Dami rin siklista dito sa Romblo, no? Actually, kahit saan ka pumunta, marami ng siklista eh. Kasi yung mga bata pa. Shoutout nga pala sa inyo, mga idol, mga brother. Ride safe lagi. Lalo na dito sa lugar niya, medyo daming palusong at ahon. Ganda ng tanawi, no? Grabe. Tapos ang takbo namin kanina ni Betty, umabot ng 40, pero lusong yon. Hindi naman takbong flats. So ayan. Ganda, oh, sa kaliwa natin. Ganda ng lugar, no? So ayan, diretso, Odjongan, kakaliwa, Paferol. Pero diretso tayo. Ito. So, itong kaliwang to, Paferol, yung diretso, Odjongan. So, choose your poison, ika nga. Saan tayo? After nito, nag-start na yung sobrang habang ahon. Grabe yung inahon namin. Ay, ay, ay. Tulusong ulit. Ang taas ng inahon namin, grabe. Sarap, lusong. Mahangin. Ang sarap. Grabe. Ang sarap. Okay, slow down tayo. Ay, grabe. Katatapos na nung lusong ng bahagya. Ahon na naman. Rinig nyo naman sa boses ko. Hingal na ako, no? Ah, brother. Promise, natatarik mong ahon nila dito. Oh. Grabe, tumayo na ako. Ang layo. Isa pa.
Sumasakit na rin ang ano ko. Kita ako. Di na lang. Recovery na ulit. Di na lang. Grabe. Recovery. May ako na naman sa harap. Hindi na natapos. Ay, ay, ay. So kung makikita nyo dun sa harapan natin, ahon pa din yan. Napakahabang ahon. Itong ahon na to, ating ala, ang haba, mula dito sa taas, nakita ko. Grabe, mali atang dito kami dumaan. Ito na lang, gusto na ulit gear ko. Na lang. Kaya yan. Sakit na rin ang paa ko. Di na lang. Di na lang. Kaya ba yan? Ayaw na po ka dyan. Di, kaya ba yan? Ayoko na. Grabe. Lusong na ulit. Ah, grabe yung ahon na yun. Ang habang ano, matarik ah. Ito, mahangin ang in. Sarap. Sana walang bumaba. Ah, ang ganda ng tanawin. Ah, at ang hangin din. Ah, sarap ng hangin. Ah. Whew! Kanina, ayaw na rin pumadyak ng katano, ng paa ko eh. Pero ito, okay na ulit. Medyo refresh. Tapos, ahon ulit. Mali talaga ata itong nadaanan namin ni Betty. Grabe. Puro ahon, no? Ay, ay, ay. Medyo spinning tayo ngayon. Grabe. Bawas, hindi maramdaman. Isa pa. Eto. Lusong ulit. Ang ganda ng tanawin. Basta maganda yung tanawin, good sa good tayo. Nakawala kasi ng pagod. Unlike nung apuro ahon na wala ka naman nakikita. Ay, grabe, pinapagod mo na sarili mo. Pero wala, ganun talaga. Kasama sa pagbabike yun eh. Pero ito at least, ito ang reward natin. Pag lumulusong tayo, nakikita tayong magagandang tanawin, katulad na, no? Ah, grabe. Ah, sarap lumusong ang lamig ng hangin. Sana nararamdaman niyo rin yung lamig ng hangin. Ah, grabe. Ay, ay, ay. Ah, ang sarap. Opya. Yeah. Ay, ang ganda ng tanawin, no? Opya. 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 Lubak na to. Teka, 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 teka. Slow down, slow down. Kaya tayo sa gilid. Op, lubog. Oh, lalalalalalala. Oh, let's go. Ayun. Pasabay tayo. Dahil sa sobrang ahon, ay nagpahinga muna kami ng matagal ni Betty. So, ayun. Tapos na kami magpahinga siguro. Mga nagpahinga rin kami ni Betty. Mga isang oras din yon. Kasi sobrang aga namin makakarating ng Odyongan Port. Kasi 12 kilometers away na lang kami from Odyongan eh. Ang target naming sakyan na barko is alas 6 ng gabi. Para ang dating namin ay Linggo ng umaga. Hindi kami masyadong, ano kasi sasakay na kami pa uwi eh. Magbabas pa uwi. Eh baka pag dumating kami ng sobrang aga, walang bus.
So mas pinili na namin mga 6 PM mag-onboarding para 4 AM nasa may Batangas Port kami. And makasakay na rin ang bus pa uwi. Grabe. Nagkamali nga kami ng Danny Betty. Sabi ni Kuya Jojo, doon kami dumaan sa may Ferrol. Kasi yun daw yung wala masyadong ahon. May ahon pero hindi ganun katarek. Pero ang dinaanan kasi namin ni Betty yung gitna. Yung gitna, bundok ang dadaanan mo. Kaya ito, akit baba kami ng bundok. Grabe. Pero okay din kasi ang ganda rin naman ng mga nakikita namin. May view pa rin naman. Yung sa kabila kasi shoreline yung dadaanan din. Yung sana ang gusto ko shoreline. Pero okay lang din naman. Hop, yeah. Kurbada. Hop, yeah. Ayan. Ayan. Saka-buti, umano na. Lumilom na kanina. Umaahong kami. Sobrang init. Nakakalaspag talaga. Pero to, medyo nagkakaroon ng lilom. Time check nga pala tayo. Mag-aalas dos. 1:50. Ayan, tingnan nyo. Kita nyo naman, no? Akyat na naman. Ay, ay, ay. Bawas. Saka first time ko magamit yung ano nito. Maximum tit ng ano ko, 42. Grabe, nagamit ko kanina eh. Sobrang tatarek. Kala ko dati, hindi ko na magagamit yung ano eh. Pinakamalaking cogs ko eh. Nagkamali pala ako. Ayan, sige pa. Kaya na yan. Ayan. Kaya yan, kaya. Ahon pa din. Kaya sa gilid. Hindi malubak. Ay, ay, ay. Panay din si gilid ko sa akin. Simple lang indicator itong shifter ko kung nasang ano na ako, sinisilip ko. Kung may balo pa ba ako, wala na. Grabe, oh. Ito, uminit ulit. Ay, grabe. Sa likod dati na araw. Ha, ahon pa din. Ay, ay, ay. Huh, lusong na naman. Baka mamaya, budol na naman to. Kasi pag lumulusong tayo, malamang-lamang, umaahon na naman eh. Teka, mukhang delikado ang ano natin dito. Kaya kailangan sobrang ano. Sabi ng aba, yan na nga yung ahon. Ay, Diyos ko. Joke time. Ay, 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 kita ko na naman ang ahon. Pero ang ganda lang ano, doon kami galing. Yun, sa bundok na yan. Oh. Okay na. Medyo mukhang flats na. Ay, grabe kanina. Pagod na pagod kami ni Betty. Wala pa rin si Betty, oh. Ganda ng ano, tanawin dito, oh. Ay, na-enjoy ko ang lusong. Napagod kasi kanina talaga. Ganda ng mga tanawin sa gilid natin, no? Mas maganda doon sa taas kanina eh. Kaya hindi ako nakapag-video ng 360. Ride check! Sa nating tropang siklista, nag-e-end tayo. Ah, ganda, oh. Sa kanan, kaliwa. Kahit saan ka tumingin eh. Ang gandang tignan ng tanawin dito. Saka ito, mukhang ano na, puro flats na tayo. Kasi naramdaman ko, puro ano na eh, lusong na eh. Doon lang talaga puro ahon sa parting yun. Grabe. Ha. Siguro next time, pag nag-bike ulit ako sa Romblon, pupunta ako ng ano, mismong Romblon. Yun talaga ang gusto kong ano. Pero hindi ah.
Okay lang din dito kasi ang ganda rin ng mga tanawin eh. Oh. Nasa field tayo, ang ganda ng tanawin, di ba? Grabe oh. Oh, doon kami galing, yung bundok na yun. Grabe. Init na. Bay tayo ng mga pantundal. Pusin natin itong field. At lilim na, lilim ulit. Tapos kakanan kami pagdating dun sa may parang intersection. Marami na tayo sa town eh. Kakanan tayo pag meron ng ano, pag nasa dulo na tayo, main road. Sa kanan na pala kami, nasa Ojonga na pala kami. Pagdating sa dulo nito, makikita natin yung main road. Kakanan tayo dun. Ayan. Inaano ko muna, nilalasap ko ang mga nakikita ko. Ang ganda kasi. Ay, kita nyo naman. Kukunti lang yung flats dito sa ano, sa may Romblon. Ayun na, may ahon na naman sa harap. Kasi kung mapapansin nyo, ano siya eh, rolling hills. Saka kahit pag tinignan nyo siya nung pag nasa ano kayo, bangka, yung papunta pa lang kayo, yung structure ng island niya is akit baba, so, ayun. Teka, ganito talaga ng Romblon, no? Kahit saan ka tumingin eh, kaliwa kanan eh. Ang ganda eh. Pero may ahong pa rin sa harapan natin. Karantina na lang yan. Lapit na tayo sa ano nila. Sa mismong bayan ng Ojongan. Kayang-kaya na yan. Munting peace na lang. Whew! Ganda nung kalabaw oh. Dito ata tayo, kanan. Road closed. Baka road closed talaga yan. Bukas ang daan dito, kuya. May nakalagay kasi ano, road closed. Yes, pag-truck. Pag-truck lang. Sige. Salamat, kuya. Okay. Ayun naman pala nakalagay. For all type of trucks, jeepneys, and heavy equipment, bawal dumaan dito. Dito na tayo, Barangay Anahaw. Ayan, oh. Ay, ang ganda ng view sa harap. Ayan, Barangay Anahaw na tayo. Unti na lang. Nasa town na tayo ng Ojongan mismo. Tapos ang ganda ng view sa harap, oh. Ay, 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 grabe. Sarap magbike. Lusong ulit, lusong. Eto, ang ganda. Woo! Oh, rolling hills, di ba? Ang ganda, oh. Ay, grabe. Picture tayo dyan, Betty. Somewhere there, dyan sa gitna. Yung kita yung mga ano, ang ganda eh. So, ayan. Tumagal tayo ng tulay. Ang ganda ng view sa harap, oh. Hindi yung mga truck, ha? Yung bundok dun sa harapan. Gandang masdan, eh. Opya. Tapos pala, siguro mga nasa 5 kilometers away na lang tayo sa, ano, Odiongan Port. Sundan lang natin si Betty. Nag-reset na rin pala yung ano ko, eh. Yung speedometer ko, umabot na kasi nung nakaraan sa 1,000, yun, bumalik na siya ulit sa ano, sa zero. So ngayon, ang current distance niya ay 140. Ay, ay, ay. Unti na lang. Malalasap na natin ang tagumpay. Ay, ang ganda, oh. Ay. Dami rin nandito, ano, bukid, parang Mindoro din. Eto, malapit na tayo, main road na ulit.
main road na, oh. Tapos makikita na natin yung sinasabi kong bundo kanina sa harap, oh. Grabe, ang ganda, no? So ayan, kita nyo naman yung Odjongan, kaliwa, pati Toktoy Port, kanan, Look. So doon tayo galing nun kanina, yung sa Look. Tapos yung mga bundok na yan, meron dyan malamang-lamang inano-inaho natin. Kaliwa, 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 kaliwa! So ayan, oh. Ang daming ginagawang ano dito, kalsada. Siguro padiretso ng port to, feeling ko. Ang ginagawa nilang kalsada na yan. Yun, ang matindi pala dito ay wala nang biyahe yung Starlight. Kasi once a day lang siya. Ang last trip niya is 1 p.m. Ngayon, magte-testing kami sa Togo. Meron daw biyahe ang Togo. Tapos, meron ding biyahe ang Montenegro. 5 p.m. ang alis sa Montenegro. 6 p.m. daw sa Togo. So, ang gagawin namin, dito sana kami kakain ni Betty sa bayan ng Odjongan. Pero didiretso na kami ng port para sure. Tapos, may nakita naman ako mga kantin doon. Eh, doon na lang kami kakain. Sana may makita kami pwedeng kainin ni Betty Boop. So, ayan. There. Tama ba yung pinupuntahan namin? Ayun nga, tama. Ayun na, nakita ko yung port. Eh, ito siguro yung ano nila. Plaza nila or park ng Odjongan. Daming bata, yun. Daming tao. May sumasayaw, mga naglalaro. Mas dire-diretso lang tayo. Ayun, malapit na tayo sa port. Kakaliwa tayo dito, papuntang port ng Odjongan to. Ito, kaliwa. Paso! Ay, ay, ay. Grabe, sakit na talaga ng ano. Feeling ko may paltos to eh. Pag nakikiskes, umaano eh. Mahabde. Ayun, no? Ayun, nasa likod na natin si Betty. Onti na lang, port na tayo. Hindi na lang, kailangan namin tignan agad yung ano eh, yung port. Ayun, may Montenegro doon, no? So, bibili muna kami ng ticket ng sa Montenegro. Ano? 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 Hindi! Go. Ito ang Montenegro.
Ito si Kuya, namin ko dito sa Jongan Port. Shoutout Kuya, baka may gusto kong batiin. Binabati ko yung pamilya Vicente sa Tumbundon. Yan. Pamilya Vicente? Yan. Shoutout sa family Vicente. Ito, si Kuya. Ayos, ayos. Jamin. Kaya, baka may gusto kong shoutout. Binabati yung mga pamilya ko. Uwi na ako ng Tarlac. Oh, pauwi si Kuya ng Tarlac. Oh, layo pa nun. Jongan Romulo. Yan, Kuya. Pangalan mo po, Kuya? Anthony yan. Shoutout kay Kuya Anthony. Pauwi na daw siya ng Tarlac. Okay, boarding na tayo. Montenegro. Thank you, Kuya. Ito na. Ito ang ating sasakyan, Montenegro. Tapos sunset na rin. Makakapagpahinga tayo. Ang travel time daw ay 9 to 10 hours. Maghahanap tayo ng paparkan ng bike natin. Pwede bang dito sa kabilang ano, Kuya? Ilalako na lang dyan. Sige. Thank you. Dito ko na po tatapusin ang aming bike venture sa tatlong isla ni Betty sa napakagandang sunset sa Romblon. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod natin na bike venture, mga brother. Ako nga po pala ulit si Happy, ang inyong siklistang gala. Salamat!